Anong niluto dyan? Anong niluto dyan? Okay pa. Ay, sana pinanood mo si Xil Darius nung nagluluto kanina eh. Wala. Pinanag mo eh. Oh, baka yan. Oh. Yung payo yun. Luto mo yan? Ikaw ba nagluto niya? Nasaan chapsoy? Wala lang. Baka naman. Dan ako ang assistant kanina. Wow. Ay, hindi. Chapsoy nga. Ay, ito naman siya nagluluto. Para kita ko lang, kaya nakuha ka. Yung salad doon. Ay, hindi ko alam eh, hindi ko nakita. Salad. Ay, ay, malamig na. Malamig na, o. Ayaw niyo ba? Nay. Pero sila dito. Oh, ikaw naman lagi. Basta meron kayong sakit, natawag agad sa amin. Ha? Huwag kayong makalala doon. Eh, ako pwedeng ipasok sa hospital agad, syempre. Ay, oo naman. Eh, di kayo na, ano, nagkasabi naman agad sa amin na dadalhin mo sa hospital ang inay, o. Oh. Walang kakayaan si dito sa pera. Eh, oo naman. Alam naman namin yun. Hindi. Ha? Tatawag agad sa iyo. Sige, ha. Tatawag agad sa amin. Ano, ha? Balik mo na. Lagi mo. Kailan ka ulit pa pa rito? Ano ho? Ano sa taon? Ay, may dala akong camera. Dali. Ang inhermes na miss na agad ako. Ay, sabi ng inay ng inay kanina, hindi ka daw nag-aalis ngayon. Ano na? Sabi ng inay kanina, kaya daw sinarulong ko, hindi ka daw nag-aalis ngayon ng bahay. Bihira ka daw umalis. Sabi ko, ah, hindi mo nag-aalis. Oo nga eh. Lagi mo daw inaasikaso. Sana. Oy, hindi ka kaya makaparito ng red dito. Kaya? Ano? Hindi ka kaya makapalit sa birthday ko. Birthday daw niya. Sa birthday daw niya, tarag. Gusto ko sana ngayon sa Pasko, kaya lang. Ay, bakit hindi nga sa Pasko? Dapat ay Pasko muna naman. Ang problema, wala akong bakasyon. Oh, yan pinakamahalaga eh, May. 3 days na, 5 days. And then mahina na nga siya. Ay, lagi niya sila sa... Sige na. Ang galing mag-video ng kapatid ko. Pinahawak ko sa kanyang camera. Ay, talaga, hinawakan nga lang niya. Hindi mo lang iginalaw eh. Ganun din ang isa ko pang kapatid. Nung dumating ako sa airport, ang kinuhanan niya, ito. Eh, samantalang ako ito. Lagi niya sinasabi eh, aas ka na daw. Kobe, tama ka lang na. Nakainom lagi na ganyan tubig. Tubig kasi kailangan, hindi siya umiinom talaga. Kobe, yung sabi ng inaay, yung sabi ng inaay, humalik ka, hindi nakuha na. Hindi nakuha yung sabi ng inaay, ipalik. Ah, inay. Lalakas. Hindi yung lalakas pa kayo nagbulain ko yun ng tubig kasi binibigay naman sa inyo yung pagkain. Eh, tubig na talaga ako lang. Kailangan na rin, inay. Ah, gusto nyo malakas pa kayo pag-uwi namin. Kailangan meron kayo na rin kasi pare-pareho tayong mahina. Kasi hindi kayo lumaban sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig at pagsunod sa pag-inom ng gamot. Ha? Wala din. Lalakas. Pero lalakas pa kayo, inay. Lalakas pa kayo. Ha? Okay. Ano daw? Pag narinig ko ang boses mo, ay lalakas ako. Oh, siyempre, kaya naman lagi ako natawag, diba? Ha? Oh, sige, inay. Pahinga na kayo muna kayo. At kakain tayo ng masarap niya, maya. Sino ka? Ang ingay nila, Pinas sa Pinas. Mamimiss ko to. Yung walang tigil na bungangaan, walang tigil na usapan. Pero mamimiss ko rin ang katahimikan. Tahimik sa Japan, di ba? Pero mamimiss ko yung kakaibang katahimikan dito. Lalong-lalo na kung kaming darawalan ng inay. Lalong-lalo na kapag binamasdan ko siya para malaman kung ayos pa ba yung paghinga niya? Gumagalaw ba siya? Tulog pa siya? Or kapikit lang? Mga ganun. Pilit mo siyang inoobserbahan. Meron kang konting takot na baka kung ano yung mangyayari sa kanya o kung ano yung nangyayari sa kanya. Minsan nga nakukonsensya na ako na parang na although nakikita ko siya, doon ako pumipreso sa lugar na kung saan madali ko siya makikita, parang
mas maraming time ako naka-focus sa aking computer kaysa sa kanya. Kaya minsan nakaka-guilty din na parang hindi ko siya naaalagaan ng ayos. Siyempre, ito namang pagko-computer ko eh, hindi just for the sake of aliw-aliw, kundi ito'y bahagi ng aking hanap buhay. Kumikita ako dito na naitutulong ko para mas makabili ng maraming gamot para sa kanya. Pero still, parang feel ko kulang yung aking pag-aalaga sa kanya. Finished. Mamimiss ko rin yung pagtitimplang Ensure na merong Quaker Oats kasi yun laging gusto niyong kainin. Kaya nga minsan, kinukulit ko na siya para tumikim naman ng ibang pagkain. Pero minsan nauunawaan ko rin kasi mukhang mabigat nga yata tumanggap na ng pagkain yung kanyang sigmura. Doon pa sa pinapagawa niyang Ensure at Quaker Oats, hindi pa niya inuubos yun. Sinisip-sip-sip lang niya. At ang isa pang kulitan namin, yung pagpapainom ng tubig. Yun ang isang bagay na ang hirap-hirap talagang ipagawa sa kanya. Pero kailangan. Ang hirap talaga. Hindi naman pwede na ganito lang lagi yung araw-araw niyang kinakain. Ito lang. Halos sa buong maghapon, nakakadalawang po kayong ganito. Hindi wala na ibang pagkain na pasok sa katawan niyo. May tinapay. Sa kabilaan namin yung umaga, sa may kanin. Hindi ko kayo nakikitain na kumakain din ng kanin. Kapiranggot. Tapos kulang kayo sa tubig. Itong tubig ninyo, Nay. Parang good for one week na itong daming ito. Ay, parang tayo lalabat yan. Ako kayo mahal ninyo. Kung kayo mahal ninyo, ay di tayo yan, no? Pipiliting lumaban para makakuha pa ng mas maraming lakas. At ano pa, mahaba pang buhay. Hindi naman tayo lalakas, Inay. Pag yan lamang nang yan. Hina kayo, mandin ako naman ng kalim. Pag mahina kayo, syempre mahina din kami. Paano gayon? Ayan lagi. Ay kahit rito ang talong isaw sa tatuyo kong nakain. Hindi mo naman nakikita, Inay eh. Yung naman? Totoo? Oo. Parang hindi ko naman nakikita nga, Mari. Rito ang talong isaw sa tuyo sa asaw daw eh. Gusto ko ngayon. Basta ano-anuman, kung kayo nagugutom, Inay, kung talagang yan ang gusto ninyo, ang mahalaga, huwag kayo mahihiya. Kung sino man ang kasama niyo dito, magsabi lang kayo na nagugutom ako at kayo naman ibibigyan. Basta mayong titisin yung gutom ninyo at kayo nahihiyamang gising. Basta kayo nakakaramdam ng gutom na hiha. Nay, basta kayo nakakaramdam ng gutom, magsasabi kayo, huwag kayo mahihiya. Siyempre naman. Aba. Ang sakit-exit mo right kami na kakain. Ano importante eh. Kasabi kayo, dapat nakakaya kayo ng iba yun, yun ang gusto ko. Hindi pwede yun lang nang yan. O kung talagang yan lang ang gusto ninyo, importante ari. Tubig, Inay. Ha? Ay, inom kayo. Pag rin ubos nyo, bibigyan ko kayo ng ano? Ng kwarta. Oh. Ha? Pag rin ubos nyo, ari, oh. Ayan, 300 yan. Isang inuma lang. Tingnan mo. Ay, di kahit dalawa yun, ari. Oh. Ayan. 300. Basta ako nga, di kahit dalawa yun, ari. Hindi lamang ako actually nangungulit sa Inay. Lahat ng aking mga kapatid, pinit na ginagawa ang lahat ng paraan para maengganyo ang Inay na magpalakas sa pamamagitan ng pag-inom at pagkain. Dapat ako rin yung ano. Dapat lalo na pa rin ng konting kanin. Ang kulit kami. Hindi lang na konting kanin. Huwag yun, usap-sup lang. Kasi nga, kalakabagan kayo eh. Wala naman. Sabi ko lang sa kanya, kabang ngayon kasi pumapasok hangin. Wala naman solid. Kasi pag umangat na tayo, Inay, nagkakaroon ng pressure yung hangin. Napasok pa yung ating tubig. Naya. Ayun, sama. Kalikan. Oy, dalagang Pilipina.
pinilit kong gawing light lang ang aking oras ng pagpapaalam ulit. Alam kong pinipilit din ang inay na maging magaanang lahat, pero pareha pa rin kami bumigay. Ang hirap paglabanan o itago yung tunay mong nararamdaman, lalo pat mahal na mahal mo yung inay. Sa birthday! Alam mong maiiwan mo na naman siya sa kwarto niya na patuloy kang inaalala sa kabila ng kanyang karamdaman. Ibalikan mo agad ako. Ay baka pag malik mo'y wala na ako. Alam ko patuloy niya akong pinagdarasal at nasanay patuloy akong maging malakas at ipinapanalangin din niya, sure ako doon, na maging malakas pa siya para naandun pa rin siya sa bawat taon na ako'y dumarating. See you again, Inay. See you again.